kalaban sa mga kakubawayan sa aman kayo sa mundong ito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil sa kalagayan natin ngayon dahil sa corona. Sana ay matapos na ang corona para balik na sa normal ang ating buhay. Mag-ingat po tayong lahat at sana matapos na ang corona talaga. Today ay April 26, 2021. Isang taon na po ang corona mahigit. Sana matapos na para balik na ang buhay natin sa normal. Nandito ako ngayon sa Fujifilm dito sa Landmark Mall, Doha, Qatar. Dito po ako nagtatrabaho. Ito po ang mga products namin. Mayroon kaming bagong products na X-Steel mirrorless camera. Ito po. Kung kayo ay gumagamit dati ng DSLR na camera, yung mga film, halos pareho po ang design nito. Malaki ang grip niya, mas komportable sa kamay. Ang X-Steel ay 26 megapixels, 4K quality ang video, at mayroon na siyang IBIS, in-body image stabilization, anti-shake, para pag halimbawa nag-video kayo, hawak lang. Nakahinawakan lang nyo ng kamay, hindi po nagsishake ang inyong video dahil mayroon itong IBIS. Maliit siya at comfortable sa kamay dahil malaki ang kanyang grip. So ito namang isa ay X-T4. Ang X-T4, pagkakaiba nila sa X-Steel ay maliit lang ang grip ng X-T4, pero ito ay 26 megapixels, 4K quality of video. Ang pagkakaiba nila sa X-Steel ay ang weather sealed ang X-T4, at saka ang video niya ay 60 frames per second. May IBIS din ito. Ito namang X-Steel ay hindi siya weather sealed at 30 frames per second lang sila, at may IBIS din to. Okay, yeah, try natin i-attach ang lens. Hiram tayo dito sa XS7 ng lens. Kasi ito ay body lang, wala. Ang body lang yung nakadisplay namin, wala siyang samang lens. Ang XS10 ay meron din namang bundle na 18-55 at saka 15-45mm yung XC. Ito po yung power niya. Ganun lang yun. Yan. Ang LCD ng X-Steel ay touchscreen, fully articulated siya. Tapos pwede siyang maiharap. Yan. Maganda ito sa mga nagba-vlog. At kahit hindi kayo vlogger, nagagamit nyo pag halaman mga okasyon, mag-record kayo ng video, nakikita nyo, ilagay lang nyo sa tripod. Gaya nito. So nakaharap sa inyo ang screen, nakikita nyo habang nag-record. Yan. So, pwede rin ganyan. Kung babaguhin lang, mag-adjust kayo ng seat, ang baguhin lang settings, ay punta lang kayo dito sa menu. Tapos, sa scroll down, scroll up, ay gamitin lang po itong joystick. Yan. Kung gusto niyo pupunta sa video, sports mode, selfie, yan, selfie, video, punta si dito, punta kayo, punta pag 4K ito, punta lang kayo, yan. Tapos, kung gusto niyo full HD lang, yan, IS mode, yan. Yan lang po ang pag-set. So, gusto yung bumalik sa taas, basta ang gamitin lang nyo itong joystick, pababa. Yan. Yan. Image quality. Mga isang image quality kayo. Pwede nyong ilagay sa ano? Sa fine. Huwag nyong ilagay sa fine. Tsaka ang raw kasi, napakalaki ang file niyan, pang signboard na yan. So dito lang kayo sa file. Kung hindi naman kayo nagpiprint ng mga sobrang laki pang signboard, kasi ang raw
matagal basahin niya at mauubos ka agad yung, mapupuno ka agad yung SD card niyo. Fine. Diyan lang niya, setas. Okay, host. Yan. Kapag nag-record kayo ng video, ikutin lang po niyo to. Yan, to. May ayano naman siya, may drawing na video. Tapos, pag start, pindutin lang niyo tong shutter. Ngayon, di tayo makarecord ng video kasi wala namang memory card. Tapos, pag pupunta kayo sa picture, lagay lang niyo sa auto. Automatic na siya. Ang lens niya ay XT15-45. Prime lens lang siya. Yan. Tapos, yan. Pag gusto niyo ng image quality, kung gusto niyo yung pagpang-print, dito niyo ilagay sa pinakamataas sa 32. Kung gusto lang niyo yung pang-upload-upload, diyan lang sa ano sa 3, small, medium, large. Pag large yung pang-print ng pictures. Kung gusto mo nakaharap yung screen, ganun lang po niyo. Ang X-Steen ay maganda. Mas komportable yung kamay kasi malaki yung ano. Yan. Ang X-Steen, kapag body lang, ay 3,699 reals. Tapos may bundle kami ngayon. Mayroong body plus 18-55 XF na lens. Ang price niya is 5,199. May libre na siyang tripod at saka memory card. Kapag X-Steen body at plus lens, sa may bundle kami ng XC 215 to 45. Ang XC, pagkakaiba ng XC at saka XF, ang XC ay plastic lang po siya. Plastic lang ang XC, low quality pero siya pero maganda na rin, prime lens din siya, maganda na rin, maganda rin naman ang kuha. Kung gusto mong makakamura ng lens, bili na lang kayo ng XC. Kasi ang XF medyo mahal talaga yung XF dahil high quality po yung lens na yan. Yan. Ang XS10 plus 15-45 na lens ay 3,999 reals. Tapos may libreng tripod at saka memory card. Yan po ang bundle dito namin. Bundle price dito sa Fujifilm Landmark Mall. Ang kagandahan nito sa XS10 ay mayroon na siyang IBIS. Tapos hindi ka mahalan kasi kung gusto dalawa lang kamera na may IBIS namin ngayon, XT4 at saka XS10. Kare-release lang to this April 2021. Ayan. Saka hindi siya weather self pero hindi mo kailangan mag-video o mag-picture habang umuulan. Kung ambon-ambon lang po, okay lang naman. Hindi naman siya papasokin ng tubig. Kaya kung gusto niyong mag-vlog tapos at the same time gusto niyong maging professional camera, ito na po ang bilhin niyo, yung XS10, dahil pang-vlog siya tsaka pang-pwede na rin pang-studio. Kung gusto mo magtayo ng studio, pwede na ito. Pwede na rin siya pang-service, pang-kuha ng mga events, kasal o kaya binyag o kaya birthday. Pero ngayon, pandemic kasi, mukhang mahina ata ngayon sa pag after pandemic. O kaya sa kahit mayroon namang mga occasion din, limited lang yung mga pumupunta sa mga birthday dahil sa distancing, pandemic kasi. Ayan. Kaya gamitin mo na nyo sa pagbablog habang wala, hindi pa ba tayo balik sa normal. Ayan. Ayan po. Tapos, pag gusto mong i-reverse naman, dito naman. Ayan. Tapos, kung gusto mo, ayan. Ito. Tapos, gamitin, pag still photos, main picture. Tapos, ibaba mo yung joystick. High continuous, yan.
Gusto mong gamitin yan. Panorama, multi-exposure. Marami kayong magagawa sa kamerang to. Magiging professional photographer kayo. Ayan. Pag pinindot mo to, sa flash siya. Tapos mayroon din siyang mga filter. Ayan. Ito yung mga filter niya. Ito naman yung focal points. 425 ang focal points niya. Ito na pag gusto mong malaki ito. Okay. Tapos dito yung meron ding adjustment ng ISO dito. Pag pinundit mo to, pwede mo adjust yung ISO. Ayan. Pag gusto mo yung maganda yung fixtures, hindi siya grainy, so huwag mong taasan yung ISO. Kahit nasa ano lang 200, okay na yun. Ayan, okay na yun siya. Ito naman, pinindot mo, nandito lahat. Pwede ka na mag-adjust dito. Ito naman para sa video. Ipunta tayo sa auto. Pag sinit mo sa auto, camera na mag-a-adjust lahat. Shutter speed at saka sa speed. Kaya pag gusto niyo magkaroon ng magandang camera, magandang brand, huwag na kayo mag-ato bumili nito sa XS10. Mura siya. At the same time, meron siyang IBIS. Nakakasigurado kayo na maganda ang kuha nyo. Pag nag-video kayo, kung wala kayong tripod, wala kayong gimbal, kahit nakahawak lang ng kamay, malinaw ang video nyo dahil meron siyang IBIS. Saka mura na siya. Komportable pa sa kamay. Ayan. Ang Fuji film mirrorless digital camera ay nakakasigurado kayo na maganda ang quality ng video at saka picture, lalo na pagdating sa pictures, dahil ang Fuji company ay naka-adjust na yung quality ng pictures nila. Kapag piniprint, hindi na kailangan mag-a-adjust ang printer operator ng printing photos, dahil adjusted na ang quality ng pictures, at siguradong maganda ang quality, malinaw at maganda ang color talaga. Hindi kagaya sa ibang camera, kailangan pang i-adjust para makuha ang tamang kulay. Pero ang Fuji products ay hindi na kailangan i-adjust pagdating sa pag-print ng photos, dahil maganda ang calibration ng Fuji companies pagdating sa photo qualities, dahil gumagawa sila ng mga machine, kaya kinakalibrate na nila bago i-release ang camera nila. Kaya hindi lang sa photos maganda ang Fuji digital camera, pag sa video din malinaw at sharp, lalo na itong camera na to sa XS10, dahil mayroon na siyang IBIS. Ayan. Pag off, ito lang po. Kapag tinanggal ang lens, pindutin mo lang to, shutter release, tapos ikot mo lang. Ayan. Pero huwag mo hayaan na nakabukas itong body. Kailangan takpan dahil baka may pumasok na alikabok. Thank you. Maraming salamat. Sana pumunta kayo dito. Sana tangkilikin niyo ang Fuji
Prada, cameraman o kahit ano. At marami, kung malapit man kayo dito, kung nandito siya kayo sa Qatar, magpunta lang kayo dito sa Fujifilm Landmark, Landmark Mall dito sa Qatar, at marami po kaming mga promo dito. Maraming salamat, sana mag-subscribe po kayo. Thank you, keep safe everyone. Sana matapos na ang pandemic nito. Maraming salamat, God bless us all.